Sa darating na Sabado na po ang 30th ASEAN Summit na gaganapin dito sa Pilipinas, ang common law wife ng Pangulo na si Haneleta Vancenia ang haharap sa mga may bahay ng bibisitang heads of state. Tiniyak naman ng PNP at ng AFP na mahigpit ang ipatutupad na seguridad. Narito po ang aking report. Mismong si Pangulong Duterte ang nagdesisyon na ang kanyang common law wife na si Haneleta Vancenia ang haharap sa mga may bahay ng bibisitang heads of state para sa 30th ASEAN Summit na gaganapin sa Pilipinas sa Sabado. They will be shown the Metropolitan Museum and will be hosted to a lunch by Madam Haneleta. She's the official hostess. She's being ably assisted by other agencies, including NCCA, the Metropolitan Museum, the Internal House Affairs of Malacanang, and the Social Secretary. Minsan ang naging host si Haneleta sa asawa ni Japanese Prime Minister Shinzo Abe nang bumisita siya sa Davao City noong Enero. Samantala, dahil anal ng Pangulo sa kanyang unang asawa at hindi siya kasal kay Haneleta, bagamat may anak silang si Kitty, walang opisyal na First Lady ang Pangulo. Pero alinsunod sa protocol, desisyon ng Pangulo kung sino ang kanyang pahaharapin sa mga okasyon. Minsan niyang sinabing ang kanyang anak na si Davao City Mayor Inday Sara ang iniisip niyang tumayong First Lady, pero tinanggihan ito ng alkalde. Kumpirmado ng darating sa Biyernes ang lahat ng mga pinuno ng ASEAN members maliban sa Pangulo ng Myanmar na pangungunahan naman ni State Councilor at Foreign Minister Aung San Suu Kyi. Bago ang summit, may state visit at bilateral meeting kay Pangulong Duterte ang hari ng Brunei na si Hasanan Bolkiah at si Indonesian President Joko Widodo. Several ASEAN member states, among them Laos, Cambodia, and Vietnam have requested for bilateral visits, and we're trying to look for the time to insert this bilateral meeting. Aabot sa 17 billion pesos ang budget para sa higit sa 100 meetings ng ASEAN ngayong taon, kabilang na ang mismong summit sa Sabado at sa Nobyembre, maging ang mga pulong sa Bohol habang may inkwentro sa pagitan ng militar at grupong Abu Sayyaf. If you look at it this way, no? Okay, we have a budget. Where is that budget spent? It's spent here, in country. Therefore, it is actually an economic incentive. Kilala si Pangulong Duterte na palamura at prangka. Sa kabila nito, angkop daw sa okasyon ang kilos ng Pangulo sa harap ng foreign dignitaries. It's a personal style, but he is aware of, and his demeanor is proper. So his attire is his personal choice. So yeah, but when he conducts himself in front of leaders, he's okay. Naka-full alert na ang buong pulisya para sa ASEAN Summit sa Sabado. Wala naman daw nakikitang banta sa ngayon ang PNP na handa na raw ang 27,000 police personnel para sa ASEAN Summit. Nag-deploy na rin ang mga sundalo para sa seguridad ng pagtitipon. Bagaman wala raw na mo-monitor na banta ang AFP, ayaw raw nilang maging kampante.